morning, good morning, good morning po guys. Ito po tayo ngayon. Kukuha tayo ng mga stick ng bonggabilya para itanim po sa ating paso. At hindi na po natin kailangan ang grafting or ICU para makagawa po tayo ng multicolor bonggabilya po. So ayan po, kukunin na po natin guys. Ayan po. Kukuha lang po tayo ng isang stick, isang kanin, at maghahanap ulit tayo ng mga ibang klaseng kulay ng bonggabilya. Okay. Guys, okay. Ayan, magka-cutting na po tayo guys. Okay. Good morning, good morning. Ito po, pangalawang photo na natin ng ating stick na gagawin nating multicolor bonggabilya. So, na hindi na po natin kailangan mag-crafting or mag-ICU guys. Yung naka natin kanina is kulay pink. So, ngayon is kulay red. Guys, magpuputol na ulit tayo ng stick para gawin nating multicolor ng bonggabilya. Guys, ayan po, kukuha na po tayo guys. So, ayan na po guys. Naman po tayo dito na namang stick. Ayan, so tatlong stick na po ang nakuha natin na para ito guys, iba-ibang klaseng kulay. Ito na po guys, yung pang-apat natin na varieties, yung kulay violet. Ayan po. Kukualam po tayo dito ng isang stick guys, para itanim natin. Ayan po. Ayan na po siya guys. Ang kulay violet po ito, kukuha lang po tayo ng isang stick para sa gagawin natin multicolor na bonggabilya na hindi na po kailangan ang grafting or ICU guys. Ayan po. So ito na po guys yung natin, yung kinuha natin ng mga stick para gawing multicolor, bonggabilya multicolor po, iba-ibang klase ng bulaklak. So ang ginamit natin guys ay ipa at saka buhangin, pinagalo po natin guys. So ito na po siya guys. Linubit po natin yung kanyang mga puno para tumibay po siya, hindi siya dapat na matumba. Ayan na po yung result ng ating planning na ang bonggabilya multicolor po. May ibang klase ng bulaklak pinagsama natin sa isang paso. Ayan po siya guys. So guys, after 3 weeks, mayroon na po siyang mga talbos. I-update ko po sa inyo guys. Ayan po siya. Pag may talbos na po siya guys, magtitrim natin siya para
dapat talagang sa artificial na fertilizer. So ito na po yung tinanim natin guys na bougainvillea multicolor na hindi po cut-cade at saka hindi po NICU. So after 3 weeks guys, magtatalbos na po ito guys. Lalagyan na po natin siya ng fertilizer at ititrim natin yung mga talbos niya. So ito guys, babalutin natin yung plastic para hindi siya mabasa. Mga 3 weeks po guys, babalutin natin siya after 3 weeks. So titingnan natin at magkakaroon na po siya ng mga talbos. So ayan na po siya guys, binalutan na po siya natin ng ating plastic para protection po sa kanyang magiging talbos guys, kasi pag tumalbos na po siya guys, kailangan hindi siya mainitan. Ayan. So mag-anday tayo guys ng mga 3 weeks bago natin tanggalin ang plastic na ito na nakabahad sa kanya. So ayan po guys, after 3 weeks titingnan natin kasi magkakaroon na po ito ng mga talbos. At ititrim po natin ito guys. Ayan. So ayan na po guys ang ating ginawang multicolor na bougainvillea na hindi po natin grinafting at hindi po natin in-ICU. Nagsama-sama lang natin guys sa isang paso na plastic ang mga puno na iba-ibang klaseng kulay ng bulaklak. Ayan po. Okay guys, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Ipapala po natin ito, update natin after 3 weeks. Ipapakita po natin sa inyo guys kung ano pang resulta nito. Okay.